Kristo ay muling nabuhay, nanait sa kamatayan. Kaya't hindi na mamamatay. Alleluia, Alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't hindi na mamamatay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mapasa amin nawa ang kakayahang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang loob mo at magawa namin ang kasiyasiya sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo namay naglagos sa mga dakong bulubunduki ng lalawigan hanggang dumating sa Epeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumasampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila, "ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Kung ganon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan, anila." Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon.
at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway, pakalatin, at ang mga namumuhi, tumaka sa kanyang piling. Kung paanong yaong ulap, tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit, sa apoy ay natutunaw sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan, ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo na po ang lahat. Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo umisan. Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya ng lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayunmay, hindi ako nag-iisa
sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Matapos nating ipagdiwang ang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit kahapon, isa na namang matibay na aral ang pwede nating panghawakan sa araw na ito. Hindi matapos-tapos si Jesus sa pagbibigay ng kumpiyansa o kasiguraduhan sa kanyang mga alagad kahit na siya ay babalik sa kanyang Ama. Gusto niya sigurado, assured, kumpiyansa, confident ang kanyang mga alagad na iiwanan. Kaya nga, dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mayroong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko ang sanlibutan. Kung babalikan natin yung sinabi at mga salitang iyon ni Jesus, walang pagtatago o walang pagtatakip na realidad ang ipinapakita at ipinapamulat ni Jesus sa kanyang mga alagad. May kapighatian dito sa sanlibutan. Kaya't hindi porket sila'y mga alagad ni Jesus, hindi komo sila'y makadiyos. Walang kapighatian. Hindi po. Mali po iyon. Kaya nga, huwag nating tinatanong ang Diyos kung bakit tayo nagdurusa, kung bakit nangyayari sa atin ang paghihirap. Huwag nating tinatanong kung bakit tayo nagkakasakit, bakit tayo nasasaktan. Minsan, kumakapagsalita pa tayo. Deboto naman ako. Nagsisimba naman ako. Sumusunod ako sa Diyos. Nagsaserve naman ako. Bakit nangyayari sa akin ito? Diba? Ganyan tayo minsan makapagsalita. Wala na tayong dapat itanong kasi malinaw ang sinasabi ni Jesus. Hindi siya nagtago, hindi siya nagtakip ng realidad sa kanyang mga alagad. Mayroong kapighatian dito sa sanlibutan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit kayo naghihirap, kung bakit tayo nasasaktan, kung bakit tayo mayroong problemang pinagdadaanan. Lahat ito sinabi na ni Jesus. Kung siya nga naghirap, kung siya nga nasaktan, siya nga nagdusa, siya nga namatay, tayo pa, ikaw pa. Pero kahit ganito, iniiwanan niya tayo ng isang aral
na pwede nating panghawakan. Isang aral na pwede nating gawin kapag tayo'y naghihirap, kapag tayo'y nagdurusa, kapag tayo ay nasa kapighatian. At ito ang lakasan ang ating loob. Sabi mo sa sarili mo, lakasan mo ang loob mo. Madalas, kalahati ng sagot sa ating mga dusa ay sa atin din naman nagmumula. Lahat ng ating reklamo at daing, kalahati nito, ang sagot, nasa atin din. At ang sagot, lakasan ang inyong loob. Daing ka ng daing tungkol sa iyong hirap, lakasan mo ang loob mong magtrabaho. Reklamo ka ng reklamo sa iyong sakit, lakasan mo muna ang loob mong lumaban. Puro ka sumbat kung bakit ka nagdudusa, lakasan mo muna ang loob mong gumawa ng paraan. Mga kapatid, walang exempted sa hirap at dusa. Mayaman man o mahirap, pwedeng mayroong pagdaanan. Ngunit magkakatalo lang ang lahat sa lakas ng loob. Ito ang payo ni Jesus sa ating mga naghihirap at may pinagdadaanan. At ang kasiguraduhan na sinasabi niya na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibig sabihin, sa ating paghihirap at sa ating pagdurusa, lakasan ang loob. Dahil ang kasunod, isang tagumpay na manggagaling kay Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pagkatapos mapagtagumpayan ni Jesus ang mundo, isinugo niya ang Espiritu upang tulungan tayo sa mga hinaharap nating pagsubok at sa ating misyon na magpatotoo sa Kanya. Manalangin tayo upang pagkalooban tayo ng lakas at hilingin ang Kanyang tulong sa ating mga pangangailangan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga inuusig naway magkaroon ng lakas ng loob na manindigan sa kanilang paniniwala, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga natutokso naway mapaglabanan ang kanilang kahinaan sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga nag-aalay kay Kristo ng kanilang gawain, propesyon at negosyo, naway makatanggap ng lakas sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Kristiyanong paraan, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga may sakit naway makaranas ng nakapagpapagaling na haplos ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon naway magtamasa ng maningning na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Makapangyarihang Ama, magagawa mo ang lahat ng bagay. Marapatin mong gamitin namin ang iyong kapangyarihan sa lahat ng aming ginagawa para sa iyong kaluwalhatian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Masayang nagsalo amin sana mga alay gawin mong totoo itong alak at tinapay gawing dugot katawan mo Panginoon Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway makapaghain ng ginaganap ng anak mong giliw sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin at ang aming kalooban ay iyong palakasin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis,
sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na si Dante, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin, ating
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kung napanghihinaan ng loob, hingin, kunin ang lakas ng loob sa Poong Jesus Nazareno. Dahil napagtagumpayan na niya ang lahat ng kapighatian dito sa sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng nahihirapan at may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdinigkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, nasamba ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati.